Yo mga kapitik, Brother Marlon is here once again and we will talk about the top 6 photography composition rules. Yo mga kapitik, pero bago natin talakayan ang ating top 6 photography composition rules, alamin muna natin kung ano ba ang composition. Ang composition mga kapitik, kung paano natin i-arrange o i-frame ang subject natin sa photography upang mas maganda itong tignan at maging kaaya-aya sa paningin. Narito na ang aking top 6 na ibabahagi para sa inyo. Number 1 is simplify the scene. So decluttering the background is to remove the unnecessary object. So kung hindi naman mga kailangan at alam natin na makakasira naman sa scenario ng photography natin, eh tanggalin na lang natin o kaya i-arrange natin maigi. Kung hindi naman ito maiwasan, pwede naman natin itong daanin sa creativity. Tulad ng pwede tayong gumamit ng wide aperture like 0.4 aperture or 2.8 aperture. So sa pamamagitan nito, magkakaroon niya ng very blurry background. Kasi kung gagamit nga tayo ng mga narrow depth of field like nasa 7.1 or lahat eh, lahat ng image mo ay sharp, tapos marami ka pang image sa background mo or sa foreground mo, so parang masyado ng magulo or malilito na yung mata mo kung ano ba talaga yung subject mo. Sa pamamagitan ng paggamit mo din dito ng depth of field, eh mas ma-emphasize mo kung ano yung subject mo o kung ano talaga yung pinapakita mo sa picture na yon. So ang susunod natin ay ang rule of thirds. Ito yung pinakasimple at popular na composition sa photography. So yung rule of thirds is para siyang grid na nahahati siya sa siyam na bahagi, both ng vertical at horizontal lines. So instead na yung subject natin ay nasa gitna lang siya, so yung rule of third na tinatawag is yung i-off-center natin yung subject natin. Pwede kong lumipat ng konti dito at meron akong negative space dito, so pwede ko siyang lagyan ng title dito or text na kahit na ano. So kaya kung ako sa inyo, subukan nyo yung tinatawag na rule of third at i-apply nyo na. Pagkukuha kayo ng picture at makikita nyo kung ano ang diferensya sa kuha nyo dati. So ang susunod natin ay ang field of frame. Itong technique na to, itong field of frame na to, maganda to sa mga macro shot o kaya sa mga product shot, food photography, product photography. Pwede rin naman to sa portrait. Sa portrait naman, ito yung maganda dito, yung mga headshot lang. So halimbawa nga, ito yung subject mo. So kung medyo malayo, masyadong malayo at na-feel mo na ang dami mo ng negative space dito na hindi mo naman kailangan, so wala ka namang pagagamitan dyan, so pwede kang lumapit. Or kung meron kang zoom lens, i-zoom mo yung lens mo para mas makita mo yung details at mas ma-frame mo siya ng maayos. Number 4 tayo. Ang number 4 natin ay ang diagonal lines. So ang diagonal lines, siguro naman alam nyo yung diagonal. Instead na yung dalawang subject mo, ito yung dalawang subject mo, ikukunan mo lang siya ng magkapantay, pwede mo siyang ilihis ng ganito or pa ganito sa kabila. So kuha nyo, instead na kunan nyo paharap, kunan nyo siya patagilid, pa-diagonal. So yun yung diagonal lines na isa sa mga composition ng photography. Ang number 5 natin is high and low. So ang high and low naman, bird's eye view at worm's eye view. So high is bird's eye view and low is worm's eye view. So instead na kuhunan mo siya ng kukuha ka ng picture na nakaderecho ka lang, pwede mo naman kumuha ka ng ibang angulo na top view or nga yung worm's eye view na tinatawag. Ganda rin pagka meron kang isang subject, kuha naman ng iba-ibang angulo. Kuha mo siya ng front view, top view, worm's eye view, side view. Kung kaya mo lahat ng angulo makunan, ay mas maganda. Bawat angulo niyan may ibang dating. So isipin nyo rin kung ano bang angulo yung unique. Number 6 natin ay ang reflect. Yes, reflect. Ito yung pinaka-paborito ko. Paborito ka to kasi ano to eh, yung re-revisit mo yung mga gawa mo, yung mga composition mo. Tapos titignan mo yung gawa ng iba. Yung iko-compare mo ba yung gawa mo sa iba? Hindi naman masama yun. Lalo na kung yung mga iniidolo mong photographer, lagi mong tignan yung mga gawa nila. Kung ano yung mga composition nila. Tapos i-apply mo. Hindi naman masama magkaroon ka ng inspirasyon sa kanila.
ang masama yung angkinin mo yung gawa nila. So wag na wag yung gagawin yung magagrab kayo ng photo ng iba tas aangkinin nyo. So yun nga yung medyo, pero medyo out of topic tayo doon. Pero yun nga yung reflect is yung revisiting your work. Then compare your work sa mga idols nyo. So mga kapitik, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung bago ka lang dito sa aking channel o napadaan ka man, subscribe na at i-click mo ang tiny bell button para updated ka sa susunod na aking mga videos. Thank you!